so it seems. Tatawa sa aking kaibigan at nangangaral ang buong mundo. Marahil ay isa ka sa mga nagtataka kung bakit wala si Perf De Castro sa reunion concert ng River Maya na gaganapin sa February 17, 2024. Saan na nga ba si Perf De Castro ngayon? At kumusta na kaya ang kanyang karera sa panahong kasalukuyan? Si Perfecto De Castro IV o mas alam sa pangalang Perf De Castro ay unang nakilala bilang isang magaling na gitarista mula sa grupong River Maya. Si Perf De Castro ay dalubhasa din sa paghawak ng 10 strings guitar na sinimulan niya ito noong 13 anyos pa lamang siya. Ang 10-string player ay karaniwang tumutugtog ng mga classical at flamenco music na unang pinasikat ng mga Latino tulad ng bansang Mexico at Spain. Sa bagay na ito ay makikita na kaagad ang talento ni Perf De Castro sa paghawak ng gitara. Taong 1994 nang mabuo ang grupong River Maya. At kabilang na nga si Perf De Castro sa mga original members nito. Pero dahil na rin sa kanilang style differences, nag-exit si Perf De Castro sa grupo taong 1996. Basically, this is what I want to do. If I can't do it, I'm gonna go. That can also be translated to somebody else telling you that, hey, you can't do this or you can't do that. Ah, ganun. Oh, sige, I'm gonna go. Mula dito ay nag-concentrate na lamang siya bilang isang talent producer ng mga ibang banda sa Pilipinas. Katunayan, siya ang producer ng album na si Menelin mula sa grupong Wolfgang na nakasungkit ng multi-platinum awards mula sa Inyo 107 Rock Festival. Gumawa din siya ng isang collaboration song with Francis Magalona at nanalo din ito ng Best Rap Recording mula sa Awit Awards. Makalipas ang halos isang dekada, taong 2004 ay nagsettle ang pamilya ni Perf De Castro sa Los Angeles, California. Dito ay pinagpatuloy niya ang kanyang karera sa musika at binuo ang grupong Rock Stallion. Ang grupong Rock Stallion ay nakakuha ng moderate success sa mga local gigs sa Amerika dahil sa kanilang mga cover songs tulad ng Fire and Rain. At ang Highway to Hell na original na inawit ng AC/DC. Kamakailan lang din ay naimbitahan sila sa Wish Bus at kanilang kinover ang awiting Glide. Taong 2009 ay nag-release ng independent album si Perf De Castro at tinawag niya itong Caparison. Ang album niyang ito ay naglalaman ng 12 awitin at ito ay mga 10-string instrumental music. Makalipas ang halos 12 taon niya sa Amerika, ay pansamantalang umuwi ng Pilipinas si Perf De Castro. Nakipag-reunite siya sa River Maya at nagtanghal sila ng mga secret concerts. Kasama niya dito si Nathan Azarcon, Mark Escueta at si Rico Blanco. Disco, disco, lubos-lubos sila natin to. Malapit na nga kaming matapos eh. So, narinig yung beat, diba? Taong 2018 naman ay nag-perform si Perf De Castro sa Hollywood Wish Bus sa loob ng Universal City Walk. Patuloy din ang paggawa niya ng mga cover songs sa kanyang mga social media accounts tulad ng YouTube. Pero matatandaan na minsan nang pina-takedown ni Rico Blanco ang isa sa mga cover song ni Perf De Castro. Ito ang kanyang lead solo guitar para sa awiting 214. Dahil sa pangyayaring ito ay dumipensa si Perf De Castro at sinabing may karapatan din siya dahil siya mismo ang gumawa ng awiting 214. Makikita din sa isang vlog ni Atty. De Bayan ang pagkampi niya kay Perf De Castro. Sabi ko, pagbigyan mo na Rico Blanco. Marami ka naman kanta eh. Dahil dito ay nag-file naman ng dispute claim si Perf De Castro laban sa kanyang copyright violation. Kalaunan ay naging sharing ang monetization benefits ng kanyang video. Ibig sabihin ay hati sila ni Rico Blanco sa revenue ng 214 video na in-upload ni Perf De Castro. Is that the monetization is now set to sharing instead of being not monetized.
So what this means is that the copyright claimant has decided to not take all of the income. Anyway, sa ngayon ay may parating na concert reunion ang River Maya. Things falling into place or what? Basta mangyayari siya, so... Pero ang tanong ng karamihan, kasama ba si Perf de Castro? Ilang messages ang pinost ni Perf de Castro sa kanyang FB page. At ito ay nagsasabing, wala sa picture, edi wala. Basta kita-kits na lang sa YouTube. I love you all. Hindi rin siya nagbigay ng iba pang detalye tungkol dito at kung bakit wala siya sa poster. Dahil sa mga bagay na ito ay maraming nagre-react at nagsasabing hindi ito reunion. Kumbaga, para kang kumain daw ng chicken adobo na walang paminta. Pero kayo mga kapangan, anong sinyo dito? Comment down below. Now na! Bueno, hanggang dito na lang. Muli, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para always updated ka sa mga latest uploads ng Katangan TV. Ta-ta!